Walang Chinese vessel na namonitor sa paligid ng Pilipinas at United States Navy's Joint Maritime Exercise sa West Philippine Sea, sinabi ng Armed Forces of the Philippines nitong Huwebes. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang Philippine Navy at ang US Navy noong Miyerkules ay nagsagawa ng Maritime Cooperative Activity sa WPS gamit ang USS Mobile, LCS-26, at BRP Ramon Alcaraz, PSN-16. Hayon sa AFP, nagsagawa ang dalawang hukbong dagat ng Communications Check Exercise, Division Tactics, Officer of the Watch Maneuver Exercise, Photographic Exercise, at Cross-Deck Exercise. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., ang mga pinagsamang pagsasanay na ito kasama ang ating kaalyado ay napakahalaga sa pagpapahusay ng ating mga kakayahan sa hukbong dagat at pagtiyak na maaari tayong epektibong magtulungan upang pangalagaan ang ating mga interes sa pandagat. Noong Abril, dalawang barko ng Chinese People's Liberation Army Navy ang nakita noong magkaroon ng Pilipinas, United States, Japan at Australia ng Multinational Maritime Cooperative Activity sa WPS. Ang mga barkong pandigma ng China ay namataan 6 nautical miles ang layo mula sa Busuanga, Palawan. Noong Nobyembre din noong nakaraang taon, isang Chinese PLAN vessel ang namonitor sa mga barko ng Pilipinas at Amerikano na nagsasagawa ng Joint Maritime Patrol sa WPS. Namataan sila mula sa layong 6.5 nautical miles. Ang Pilipinas at China ay nagkaroon ng isang Bilateral Consultation Mechanism, BCM, meeting noong Hulyo kung saan hinahangad nito na bawasan ang tensyon sa WPS. Kasunod nito, bumaba ang bilang ng mga sasakyang pandagat ng China sa WPS ayon sa Philippine Navy. Kamakailan, naabot din ng dalawang bansa ang pagkakaunawaan sa isang kaayusan sa rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal para maiwasan ang mga komprontasyon sa hinaharap. Hindi tulad sa mga nakaraang misyon, walang insidente ang naiulat sa unang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong July 27 sa ilalim ng bagong deal sa China. Ginigiit ng China ang malawakang pag-angkin sa South China Sea, kabilang ang bahaging tinutukoy ng Pilipinas bilang West Philippine Sea. Ang South China Sea ay isang conduit para sa higit sa $3 trillion sa taunang ship commerce. Bukod sa Pilipinas, ang China ay may overlapping claim sa lugar kasama ang Vietnam, Malaysia, Indonesia at Brunei. Noong 2016, nagdesisyon ang isang International Arbitration Tribunal sa Hague na pabor sa Pilipinas ang mga pag-aangkin. Subalit ang China ay nagsasabing walang legal na batayan at hindi rin kinilala ng China ang desisyon na ito. Ano ang masasabi nyo tungkol dito, mga kamix? I-comment nyo na yan. Salamat sa panunood, mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita, biro lamang. Ingat, mga kamix, sa susunod na video na ulit.